Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Patuloy po tayong nasa kapanahunan ng Kapaskuhan. At mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami ginawa mong mga bagong nilikha sa pamamagitan ng anak na naging aming kamukha. Ipagkalo mo sa amin ang pagpapala na kami maging gaya niyang dakila, pakundangan sa kanyang pag-ako sa aming dalita bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at iyo'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kanyang kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Hesukristo at hindi sila maaaring anhin ng Diablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalaka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari,
ikaw siyon ay matuwa. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy, nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ang nagbibinyag rin naman sa Enon malapit sa Salim. Sapagkat maraming tubig doon, pumunta sa kanya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yaong pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan ay nagbibinyag rin. At nagpupunta sa kanyang lahat, sumagot si Juan, walang tatanggap ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Sugo lamang akong mauuna sa kanya, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig ng tinig nito. Gayun din naman lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan niya na maging dakila at ako na may bababa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ay pagnilayan po natin ang salita ng Diyos. Unang pagbasa, unang sulat ni Juan. Tayo po'y magtulungan sa isa't isa sapagkat tayo mga magkakapatid at kailangan natin tulungan ang isa't isa para sa kaligtasan. Kapatid mo, hindi lamang ang daan patungo sa langit ay kanya-kanya, individual. Ang mga kasama mo, ang mga kasapi mo, ang mga kapatid mo. Kaya nga tinutukoy ni San Juan, yung mga taong hindi gaano ang kasalanan nila ay malubha. Ika nga ang turo ng katekismo, yung kasalanan ng binyal. Ayan. Kung hindi nakamamatay
ang kasalanan. Yan, pwede pang matulungan, pwede pa nating ipagdasal. Ha? Pagdasal natin na magbalik loob ang mga tao. Yan ang mahalaga, yung ating pagmamalasakit. Eh siyempre, ililigtas natin ang kaluluwa natin, mangumpisal po tayo, magsisi po tayo. Kasama din ang pamilya natin na mga malalapit sa ating puso. Yan po ang mensahe ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan. Sapagkat hindi pa napapakulong, hindi pa napapadakip ni Herodes si San Juan Bautista. Ngunit papalapit na po ang katapusan ng kanyang misyon. Sapagkat ang misyon ni Juan ay pagbibinyag sa Ilog Jordan. Si Jesus din ay nagbibinyag. At sabi ni, kasi may paghahambing na, mapagkumbaba si San Juan. Ang mensahe, pagsisisi, pagbabalik loob. Tayo po, sapagkat, kaya nga pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng Senyor. Ang ating selebrasyon ay tutubusin po tayo, ililigtas po tayo ng Panginoon. Sabi ni San Juan, ika nga sa kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ngunit ang abay ay, yun, sa prosesyon, patungo sa altar, ay nandun lang para saksi, di ba? Ang papel ni Juan Bautista ay abay. Si Jesus, ang lalaking ikakasal sa kanyang atensyon. Sabi ni Juan, sinabi ko naman sa inyo, hindi naman ako ang Kristo. Siya'y dadakilain, ako ang bababa. Ginawa ni Juan Bautista ang kanyang papel, ang mahalaga, ipaghanda sa pamamagitan ng pagbabalik loob ng mga tao. At ano po ang gagawin natin? Eh wala naman kayo sa loob ng simbahan, bumalik, na ito nga kinatatakot ko. Bumalik na naman ang senaryo na walang laman ang simbahan. Alam ko po, nandyan po kayo, nakikinig. Pero sa loob ng simbahan ay wala man lang mukha akong makita. Tayo po'y magdasal at magtulungan. Magkawang gawa, karidad. Ito po yung tugon natin para sa panahong ito. Ha? Magdasal tayo sapagkat pamilya ko po, yung pamilya ko po, ay bigyan natin sila ng pampalakas ng loob. Ha? Ha? Yan tayo, sabay-sabay tayong gagaling. Lalong-lalo na yung may mga edad sa atin. Magban tayo, tinamaan tayong lahat. Eh, kwan, kaunti na lang. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Panibagong yugto ito, pero baka marunong ang Diyos. May magtiwala tayo sa Kanya na tayo'y makakabangon na mabilis. Ha? Ito may mga sakit. Mabilis. Mabilis ang pagbabalik nila sa tamang kalusugan. At karidad, pag-aabuloy, pagtulong, wala tayong hanap buhay, ay magtulong-tulong, tumugon tayo sa pagtulong. Yan ang ibig, yan naman ang pagiging Kristiyano natin, yan naman ang pagiging Katoliko natin. Magdasal, palalimin ang buhay pananampalataya, at malalaman natin na Kristiyano tayo sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagmamalasakit, pagkakawang gawa. Refleksyon natin, sinasalamin natin ang kagandahang loob ng Senyor sa ating buhay. Bumabalik na naman po ako at ako'y nagdadasal para sa ating lahat na mabilis ang ating recovery. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, walang sawa po kayong may intercession para sa pagbabalik namin sa malakas na kalusugan. Nawa po, ay tayo po'y magbalik loob, magsisi sa ating mga kasalanan, mayroong paglilinis sa ating kalooban upang ito ang ating palagi ang regalo sa isinilang na poong Jesus Nazareno. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, tulad ni San Juan Bautista, manalangin tayo na maging tapat sa ating bokasyon at misyon bilang mga Kristiyano. Tugon po natin, Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Bilang isang simbahan, nawa ang aming pakikibahagi at pagmamalasakit ay maipaabot maging sa mga di kasapi ng ating pamilya, pamayanan at bansa, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang ating binyag naway isagawa bilang isang panawagan para sa makasilamuha at makiramay sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga kabataang lalaki at babae naway makinig sa Espiritu na nasa kanilang mga puso at tumugon sa mga ibinubulong nito, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga may sakit, mga hinahamak, mga nalulumbay at mga dukha, naway makabatid ng mabuting balita ng presensya ni Jesus sa pamamagitan ng ating bukal sa loob na pakikitungo sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ang mga yumao naway magtamasa ng bunga ng biyayang dulot ng kanilang binyag, manalangin tayo. Panginoon, lubos kang manahan sa aming piling. Ama, naunawaan namin na kami ay tinawag mo upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaharian. Tulungan mo kaming makabahagi sa mapanligtas na gawain ng iyong anak. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Alay namin sa Pasko dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kapanalang taglay. Dalawin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo. Nagmumula ipagkalumong aming maihain. Ang aming mga alay ang iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, ang anak mong hindi na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi na iba sa iyo ang siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina
kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-ansang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Pagdasal po natin ang lahat na mayumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila, kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo nga aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon.
At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamta namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Anong ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus.
Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan na ilubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundaan sa mahihirap at sakit ng Panginoon Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanilang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila mga pangangalan sa binyag na ikalibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nasa Padre Jesus, nasa Padre Jesus.